naranasan mo na bang mapalo ng iyong teacher sa kamay? O di kaya naman ay tumayo ng naka-squat na may nakapatong na libro sa kamay? E yung mapingot ng tenga mo, naranasan mo na din ba yon? Sa video kong ito ay makikita natin ang kakaibang karanasan ng isang 7 taon na bata. Isang karanasan na hinding-hindi nito makakalimutan kailanman. Si Camden Pilan ay isang 7 taon na bata na kasalukuyan nag-aaral sa Valley View Elementary School. Dito siya nag-aaral since kinder. Mabait na bata si Camden. Hindi man siya kabilang sa honor student, pero hindi naman siya kulelat sa klase. Hindi din siya katulad ng ibang bata na halos ubusin ang buong oras sa paglalaro ng computer games at panonood ng TV. Hindi din siya sobrang kulit at maharot na bata. Sa madaling salita, behave talaga itong batang si Camden. Ngunit nagbago ang attitude nito simula nung tumungtong siya sa grade 2. Napansin nila na nagiging pabaya na ito sa kanyang pag-aaral. Sa katunayan, ay palaging late na ito gumagawa ng assignments at mas pinapriority pa ang ibang bagay. Kakaiba na din ang kinikilos nito. Madalas ay tahimik ito at walang kibo. Ang mga magulang ni Camden ay nagsimula ng mabahala para sa kanilang anak, lalong-lalo na ang kanyang ama na si Chris. Kapag tinatanong naman nila ito, ay sinasabi naman ng bata na okay lamang ito. Pero sa paglipas ng mga araw, ay hindi pa din nagbabago ang kanilang anak. Dito, napagdesisyonan ni Chris na kausapin ng teacher ng kanyang anak. Ngunit bago pa man niya makausap ang teacher, ay may nangyaring hindi nila inaasahan. Isang araw, nagulat na lamang sila nang umuwi ang kanilang anak na umiiyak. Halos hindi ito makatingin sa kanila dahil sa pilit nitong tinatago ang kanyang muka at halatang ayaw nitong ipaalam sa kanila na umiiyak ito. Nabahala sila sa kanilang anak at dali-daling tinanong ito kung ano ang nangyari. Sa simula ay tikom ang mga labi ni Camden at ayaw magsalita. Ngunit nang makita ni Camden ang nag-aalalang muka ng kanyang mga magulang, ay nagdesisyon na siyang sabihin sa mga ito ang kanyang problema. Daang-daang binuksan niya ang bag at ibinigay sa mga ito ang lukot na papel. Agad namang kinuha ito ni Chris at dali-daling tinignan. Nakita ni Camden ang pagkagulat sa mukha ng kanyang ama. Maya-maya pa ay nakita ni Camden ang pigil na galit sa mukha ng kanyang ama. Ang papel kasi ay naglalaman ng homework ni Camden sa math subject. At ang nakakagulat dito ay ang nakasulat sa papel ni Camden na sobrang bagal at napakahina daw ng kanyang anak. Nang tanungin ng kanyang ama kung sino ang nagsulat dito, ay mahinang sumagot si Camden. Sinabi niya na ang teacher niya ang may gawa nito. Sa narinig ay lalong nagdilim ang mukha ng kanyang ama. Hindi niya akalain na ito pa ang gagawa ng ganitong klaseng pamamahiya at pang-iinsulto sa sarili niyang estudyante. Ngayon ay alam na nila ang dahilan kung bakit nagbago ang kanilang anak. Hinding-hindi niya papalampasin ito, sabi ni Chris sa kanyang sarili. May mga nabanggit na si Camden patungkol sa teacher nito na si Miss Alaysa Bohenek. Ngunit, akala lamang nila na likas na istrikta ang teacher na ito. Nabanggit ng kanyang anak na napakasungit ng teacher nilang ito. Mahirap daw i-please. Sa katunayan ay madami na daw estudyante ang takot dito. Kinabukasan, agad na nagpunta sila Chris sa eskwelaan ng anak. Ngunit hindi para komprontahin ang teacher nito. Dumiretso sila sa principal office, dala-dala ang complaint letter para sa teacher ni Camden. Magdamag niyang pinagpuyatan ang paggawa ng sulat na iyon. Binuhos niya dito ang lahat ng kanyang galit at frustration sa teacher. Isa sa mga nasabi niya sa sulat ay hindi tama ang pamamaraan ng pagtuturo nito. Habang ginagawa ng kanyang anak ang lahat ng makakaya niya, ay hindi naman ito pinapahalagaan ng kanyang guro. Bagkus ay pinapahiya pa ito. Ang ganitong gawain ng teacher ay nagdudulot ng negatibong reaksyon sa mga bata. Nawawalan sila ng pagpapahalaga at tiwala sa kanilang sarili. Ani Chris sa kanyang sulat, napaka-unprofessional ng teacher. Walang magulang na gustong makita na nasasaktan ang kanilang anak. Umaasa si Chris na mabibigyan ng kaukulang disciplinary action ang guro.
Kitang-kita ni Chris ang siyak sa mukha ng principal. Humingi ito ng paumanhin at nangakong iimbestigahan ang mga pangyayari. So kaibigan, nabitin ka ba sa ating kwento? Kung nabitin ka sa ating kwento, ay huwag kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel at pa-click na rin po yung notification bell para pumapdate ka sa ating part 2. At hindi pa rito magtatapos ang ating kakaibang episode ngayon. Muli, ito po si Jamix Official. Maraming salamat po. Goodbye!